time check tayo. 8:56 PM ng July 15, 2022. Update lang po tayo sa ating SSS regarding po sa mga additional requirements for the sickness, disability, and yun lang. So, okay. Let's proceed on this one. So, medyo mabilis na bagulis lang to kasi na-discuss na natin to. O nagawa ko na po ng video ang topic na to regarding sa sickness, so, and disability benefit in line with a business process re-engineering. So, ibig sabihin, meron lang nadagdag na documents or requirements for the said benefits like the sickness and disability. Okay, umpisahan na po natin. Ngayon, under the circular number 2022-013, lahat para sa lahat ng mga SSS member, especially the claimants of the pensioner and the employers. Okay, so subject nito ay updated list of documentary requirements for sickness and disability benefits in line with business process re-engineering. Okay, so sinasabi po dito na pursuant to the SSC or Social Security Commission Resolution Number 339/2022 dated on May 18, 2022 is support for the digitalization of SSS benefit process. So sa lahat ng mga senior o mga hindi po techies o hindi marunong sa mga computer technology like this, magpaturo na po tayo sa mga nakakaalam kasi ang ating SSS ay full implementation na po ng digitalization. Okay, digitals. So hindi na po siya masyado tatanggap more on face-to-face. So mga siguro mga importante na lang po yung i-entertain nila. Pero kapag regarding sa mga documentary filing like the sickness, disability benefits, on pension, ay more on online na po. Kaya kailangan ugaliin pong kumpletuhin ang mga ito. Okay, sa una, sickness benefit po tayo. Sa sickness benefit po, ang basic documents po niya is same. Same lang naman po sa mga diniscuss natin. SSS Medical Certificate, Attending Physician Medical Certificate with the following information. So dapat meron pong full name yan, PRC number, clinical or clinic address, o saan kayo na hospital or na clinic. And contact information such as but not limited to landline mobile numbers. Okay? Then history of present illness and complete diagnosis. Ito yung mga medical history or something na yung kung ano yung na-diagnose sa inyo na illness, etc. Recommend, and also the next is recommended number of days convalescence including recuperation. Kung kailan, kung ilang days kayo iwan sa hospital or yung home, kalimutan ko. Kumbaga yung sa bahay lang kayo nagpapagaling. Then take note, as sabi dito, attending physician information is not to be verified in case of physician's practice abroad. Okay? Hindi naman siya required kapag ang inyong physician ay nasa abroad. Score. Then next, letter B, supporting documents or supporting medical documents. Kailangan certified true copy of laboratory diagnostic results. So paano po makakuha ng certified true copy or CTC ng laboratory SS mismo sa inyo kung saan kayo na hospital o na clinic, papatatakan nyo lang po ng certified true copy po yan. Siyempre, may isipin sa hospital o clinic kung magpapabayad po sila. Okay? Hello? And also, sinasabi po, for medical documents electronically issued with or without signature of issuing official receipt of procedure done shall be submitted. So, mga importante itong mga to ha. Kailangan nyo itabi. Kailangan, ilagay nyo po sa isang lagayan. Envelope, plastic envelope. Ako naman pang madaling nyo pong yan. Okay? Then next, sinasabi po dito na certified true copy of records of confinement. Kung kayo po yung na-confine sa hospital, ay kailangan nyo po ng medical abstract and discharge summary.
Letter C. Additional supporting documents. Ito may mga additional kung kailangan na kailangan po hingiin ng SSS personnel or something na system, ibibigay niyo po ito. Letters, number one is for employer contribution or employer EC. Employer ba yan? Employment. Above, basic and supporting documents plus applicable documents. So, okay. So, ito, mga ito pa yung hinihingi for EC. And basic and supporting documents plus applicable documents. SSS form B309 for accident and sickness. Ito ay yung form. So, saan po pwedeng makuha ito? Pwede po sa SSS or sa internet. So, search nyo lang SSS form B309, then i-print, download, then print. Then, sulatan nyo po. Then, letter B, pre-employment physical examination report. Kung nagkaroon kayo na sa trabaho ninyo, may physical examination doon, pwede nyo pong hingiin yun or yung pre-employment ninyo. Then, employment history. COE. Actually, parang COE ito. Then, complete job description. Sorry. Pwede ba naman ang job description inihingi na rin for sickness? Ano yun? Pagtatrabahoin ba sila sana sa SSS? Just kidding. Kung ano man yung inihingi ng, ano, ng SSS, sundin na lang po natin para mabilis. Then, certified true copy of police report. Kung sakaling yung accident kayo, na aksidente or something, kung merong power play na nangyari. Then, certified true copy of logbook. Ano to? Pwede doon sa ano, hospital or yung sa police station. Then, number two, kung kayo po ay self-employed member, voluntary member, above basic and supporting document. Plus, ito lang hinihingi, CTC of police report. Okay, kung merong power play, then certificate of livelihood issued by the barangay. Kung yan po yung ano, kung kayo po ay voluntary member. Dahil newly separated, kung sakali na after na ma-separate ninyo sa employer ninyo, na accident kayo, knock on the door, ito po yung kailangan pong hingiin. Certification of separation and affidavit. So, COE or something, certification of separation, pwede na yun. Then, certification of no advance payment, na wala pong in advance ang company sa inyo. Para at least ma-process na po yan. Okay. Next po tayong benefit sa disability claim. Benefit. Basic documents ito. Disability claim application. DISCA form. Then member claimant. Ito, makikita lang din. No? Pwede po i-search through internet po yan sa SSS. Then also, pwede humingi sa SSS office. Then number two, member claimant photo and signature form. Okay. Then, ang sinasabi pa doon, only claims only. Ah, okay. For initial claims only and claim file over the counter. So, yun yung mga kailangan po. Kailangan sundin lang po natin yan para at least mabilis po yung ating proseso ng ating pag-claim na mga SSS sickness and disability. Then, ang pangatlo, SSS Medical Certificate of Attending Physician. Personal Medical Certificate issued within 6 months. So, upon the date, dapat naipasa nyo na po sa SSS yan. Kasi may expiration po yan. So, ang following information yan is yung full name, PRC number, clinic address, contact number, history of present illness, and complete diagnosis. Okay, please take note na attending physician, kung hindi po siya dito, is not to be verified. Attending physician is not to be verified in case of nasa abroad sila. So, any doctor siguro or yung naka-in-charge po doon. Okay, yan po yung letter A, basic documents. Then, supporting documents. Regarding dito, na sa mga sakit or something na hindi talaga makapag-trabaho, ito po yung mga checklist. Amputation, record of operation, indicating the level of amputation, specific body part of involved. So, iba dito, hindi po natin alam kung ano ba yung mga yan. Then, number two, cataract operation, record of operation. So,
Pwede kang maging disabled person kung meron kayong record of operation at medyo malabo-labo na nga talaga ang mata ninyo as per sa binigay na visual ng ophthalmologist ninyo. Okay? Then, pangatlong sa listahan natin yung cerebrovascular accident. Ito ay yung hospital. Ito kailangan hospital abstract and discharge summary or CT scan. Medical certificate indicating present neurology condition status sign. Okay, by six months din. Okay, pang-apat na sakit po or something na disability disability list of the disability per na person. Ito pa yung meron pong coronary artery disease or heart attack. Kung merong history ng mga ganitong sakit, ay pwede pong mag-apply ng disability. It depends on the doctor of the SSS kung partial or full. So, ito may mga kailangan. Record yung consultation, hospital abstract, discharge summary, isa lang po yan. Then, ECG, then 2D echo result. Okay na po yan. Then, pang lima is yung diabetes mellitus. Recent serial FBS result taken during the last 2 years before data filing. So, may 2 years pong kailangan makuha yung FBS na pang nung na-hospital sila. Then, hospital abstract, discharge summary, if na-confine. Okay? Number six, fracture of bones. Record of consultation, hospital abstract, discharge summary, record of operation, kung na-operahan, then x-ray result. 7, kung na hearing loss, kung nawala yung pandinig ninyo, audiogram result lang ang kailangan para makapag-file, ma-benefit, ma-claim nyo benefit ng disability. Then, number 8, kidney disease. Laboratory result, hospital, okay, certificate of dialysis treatment. Ito yung mga importante po yan, ha, na additional. Then, malignancy, ito ay cancer. Okay, so hospital abstract, etc. Histopathologic result, ito yung importante, CT scan, then MRI. Number 10 is mental illness. Ito naman po yung complete psychiatric evaluation report. Kung baliw siya, or kailangan niyo po to. Hospital abstract or discharge summary. Then Parkinson's disease. So medyo maano to sa mga matatanda. Okay, medical certificate indicating present neurology condition status sign by na. Okay, 6 months. Kailangan pirmado yan. Then PTP par advance. Present chest x-ray with official result. Minimal naman ay ganun din na official result and taken at least 2 years. Ang pang-labing-apat is PTB moderate. Ito naman ay kailangan ng additional requirements for chest x-ray plate with result, official result. Okay. Pulmonary disease. Same lang. Then also chest x-ray plate with official receipt. Then pulmonary function test result. Number 16 is removal organ. Okay. Hospital. Then histopathological result. Yan po yung kailangan. So, lahat ng mga stan, ito po ang legend niya. Kapag 1-star certified true copy, 2-star certified true copy of any of the following. Okay? Any, ha? Minsan, tala na ito kay removal organ. Tatlo yung hiningi, tapos sinabi niya, certified true copy of CTC of any. Pag may dalawang star. So, pangatlo naman, may 6 months na note. Okay, so note natin. For medical documents electronically issued or without a signature of issuing official receipt of procedure sa admission meeting. Kahit wala pong pirma yan, basta electronic po yan, hindi po kailangan ng pirma, pasan nyo lang po yan. Then pangalawa is for medical document issued abroad, must be in English translation and certified through copy. Pangatlo ay medical specialist may require additional, okay, depende po sa SSS to kung magdadagdag po sila. So, ito lang. Ito po yung ating new circular number for the additional requirements or updated requirements for sickness and disability. So, kung may mga katanungan po tayo, ay pwede nyo pong mag-comment dyan regarding po sa sickness and disability additional requirements. Hanggang dito lang po ang ating live at maraming salamat po
Don't forget to subscribe and hit the button bell. Bye!